Good morning ulit mga kagarden, another day, another vlog, tara! Ayun, nakarating na po kami dito sa garden. Bali, gagawin natin ngayon, iaayusin ko po ito. Yung dugtungan ng ating sprayer, saka ayun, pati ito. Ito po yung natabunan din na isa dyan sa loob. Pinitpit po natin para may magamit, pansamantala. Lagyan ng lastiko ito. Saka yun, kasana ba yung dugtungan ko dito? Yung hose. Para makapag-spray po tayo dun sa ating pananim na repolyo. Maaalala yan. Ayun. Puros dugtong lahat. Bali, ito lang yung naiwan dun sa ano. Dun sa natabunan. Kaya yun, dinugtong ko na yung isa. Humaba yung hose. Nandali lang to. Bali, dudugtong lang naman natin dito sa gilid. Lagyan natin dito sa lapat. Ayan o, ito sakto-sakto yung dugtungan. Buti ka mo, ito, hindi yung natabunan. Kaya at least, mareremedyohan. Ayan, dapat na. Kailangan natin higpitan ng husko para hindi mag-leak. Mamaya mabasa tayo sa likod. Ayan. Okay na, nahigpit na. Titistingin natin. Lagyan natin ng tubig. Konti lang. Ayan o. Okay naman. Naubos na ulit yung tubig na nilagay natin. Pero at least gumagana. Okay na yun. Ayan, nalagyan na po natin ng plastiko. Sakto-sakto. Para hindi po laging bili ng bili. Eh, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hindi naman po sa nagtitibit tayo, pero yun nga, kung bili tayo din ng bili, eh, maipon, sayang din itong mga ano. Kung pwedeng gawin ng remedyo, ayusan. Para pala yung poset. Eh, pwede. Dito lang kung ang tubig. Makita natin yung pressure. Para bago tayo mag-umpisa, machi-check natin kung may palya. Lagyan naman natin ng ano, poset. Mahirap matanggal ah. Yan na. Testing, testing. Ay naman siya, walang palya. Ayan, walang nag-leak. Mga dugtungan, wala. Maganda yung ano, pressure niya. Ayan, pwede na tayo mag-umpisa. Pero bago po pala tayo mag-umpisa, eh, pupunta muna tayo dito kay Mrs. Titignan natin yung coriander natin, haharbisin na nila.
para minsan ng tractor din mamaya. Okay naman, ma? Ayun. Sayang din, pang dagdag. May pang merienda. Ay, sakto-sakto mamaya. Isabay na rin sa matatraktor yan. Para makapag-umpisa na rin po tayo makapagtanim ng patatas. Ayun, kaya mo yan, ma. Kaakit ako, mag-spray. Okay. Okay, akit na tayo. Bali, ang spray po pala natin ngayon. Fungicide, tsaka insecticide. Ito, mga naiwan po natin sa karop. Sayang. Yeah, na ano na, sumisi din. Tsaka may super insecticide ako dito. Dagdag. Yan, dito tayo sa sapa. Magtitimpla. Ayun, bali, maliliit pa naman yung pananim natin. Gawin natin tigda dalawang kutsara. Dalawang kutsara dito, dalawa din dito. Tsaka dito, tatlo. Dito ta sumisi din. Wala na kasi, sira na kasi yung ano eh. Papel oh. Ayun, sumisi din. Tatlong kutsara, tsaka isa dito. Yun lang, ang timpla. Kaya tara, umpisa na po tayo. Ayan, umpisa na po tayo. Kaya po pala natin nilagyan ng fungicide to para sticker base nya, para mas madaling dumikit sa dahon yung in-spray po natin, mas lalo na yung insecticide para tumagal-tagal yung bisa. Bali, yung sumisi rin pong ginamit natin i-contact base yun, para pag saktong kakain mapupuksa agad. Tsaka yung isang super insecticide natin yun yung sobrang mabaho, kaya kailangan po natin magtakip ng ilong, magmas. Ayan, mabilis ang pag-i-spray po yung gagawin natin ngayon, kasi andyan na po yung magtatraktor sa ating pagtatamnam ng patatas. Bali, itong pinagtamnan natin ng ano, repolyo, dalawang napsak lang naman yung ma-i-spray natin dito. Kaya mabilis lang, mga 30 minutes, tapos na tayo agad dito. Ayun, medyo kumulimlim yung ating plema. Di katulad kaninang umaga na medyo umaraw. Pero okay lang yan. Importante makapag-spray. Kaya tara, banat na po tayo. Ayan, tapos na po tayo mag-spray. Baba na po tayo. Bali, dito po natin iiwan sa isang bodega dito sa taas para mas malapit po yung pagkukuha na natin sa susunod pag mag-i-spray tayo. Bali, yan lang naman po yung repolyo yung may experience ngayon kasi di pa tayo nakapagtanim. Ayun, natapos na rin po ng traktor rin to. Ayan. Uy. Umaga rin yung nagtraktor kanina. Nibaba na niya kaya yung traktor. Ayan o, nibaba na niya. Ayan o, opya. Dito natin ipaparking itong gamit natin para mas malapit niya. Yan, no? May naiwan pa dun sa ano natin kanina, sumobra. Ito, tatanggalin lang po natin yung battery. Yun yung bibit-bitin natin, dadali natin sa baba.
Yan. Okay na. Ganyan na. Taas muna natin yung handle natin. Mamaya mapakan. Mas lalong mabali. Ayun. Ayos. Tara, baba na po tayo. Lock natin ulit yung bodega. Goods. Tara na dun sa pinagtatraktoran nila. Ah, para diretso ayusin ko na rin yung plot. Ay. Yun dun sa taas pala nag-umpisa. Bali pala sa tractor ang style dito 350 per hour pero sa kanila po lahat gasolina. Tapos itatrabaho po nila yun. Ay, medyo patapos na rin si na misis dito. Kasano, why 3 kilos? 5. 5 kilos? So, kabay. Paspasan nyo ko na. Paspasan nyo ko na tama traktor. Man, man las las las. Alam ka no din sa gabi yung ay kamanda na nung sumat kami. Yung nagagarutan si lastik ko. Ken, ken! Kaluglugin na rin? Sa sana yung ibunag? Ah, mag-isa. Latan mo at kagamis? Mag-isa pala nung may-ari ng traktor, nagbuot ng traktor niya. Dinala dito sa atin. Carrots? Nagsilabasan na. Ayan, maraming, ayan na, lumabas. Mga hindi na kuha na nag-arbes. Pwede prankin, oh. Oo nga, nagsilabasan, oh. Kailangan din kasi medyo tanggalin yan pag nagtanim kasi tutubo yan pag tanim tayo ng patatas. Tapon sa gilid. Ayun, doon naman tayo sa kanila din. Julan, igulpin buo. Buo. Asan pa ka man dari sa uni? Iboom na. Aw. Tasan man ka dari sa uni? Tamakulitan. Pinapataktor natin to buo. Itong isang span para malinyahan ko na agad. Para tuloy niyan dito mamaya diretso doon. Ganyan. Para kasi saktong pag natapos niya to yung isang span nga yung sinasabi ko kanina maayos ko na yung plot para sakto-sakto susundan ko rin siya. Ah, ito talaga yung kagandahan pag may hand tractor kong sarili. Eh, kinulang tayo sa budget kaya hindi pa tayo makabili sa ngayon. Kaya tanim ulit tayo para makapag-ipon. Bali, isa ito sa mga pinaplano ko. Talagang gustong-gusto kong bumili kasi yun nga farming din lang naman tayo, kailangan natin to sa bawat pagtatanim natin may magagamit tayo. Saka kagandahan kasi pag may sarili ka.
sa'yo yung oras. Kung gusto mo nang bumanat ngayon, banat ka ngayon. Hindi mo kailangang maghintay ng schedule or pagod yung may-ari. Eh, siyempre, ma-adjust. Hindi ka makauradang galaw agad. Pag sarili mo yan, pag gusto mo nga, yun yung sinasabi, pag gusto mo ngayon, banat, pag tinatamad ka, pag gusto mo sa hapon, edi sa hapon ka mag-tractor. Tsaka pag yung plema, pag nakita mong umaraw nung paghahapon, edi sa hapon. Pag umaga lang yung maraw, edi sa umaga, panata na madaling araw, ganun. Kaya iba talaga pag may sarili kang gamit. Di bale, mga kagarden, pag-iipunan natin to. Kaya kayod tayo ng kayod para makaipon. Tsaka sayang, ayun din, pundar na rin yan eh. Tsaka marami kasing garden dito na, dito sa amin, na bakante. Dito sa pinatrabaho namin kasi yun nga. Mahirap kasi pag manong bungkal ang gagawin mo, mahirapan ka. Katulad nito, itong pinapatraktor natin na to na isang terrace na to. Pag bubungkalin ko to, isang araw. Eh, yung dalawa pa dun sa baba, di magiging tatlong araw. Ipag hand tractor, gagamitin natin, tatlong oras lang to, tapos na. Hindi magkano lang babayaran ko dun. Kahit sabihin mo 1,050, kahit sabihin mo ng 1,100 or 1,200, ang ibigay mo dun sa may-ari. O, di at least, tapos na. Ibang trabaho naman ang gagawin bukas. Ganun, pwedeng makatanim na agad. Pag nalinyahan ko to agad, edi bukas, tanim na ulit kami agad ng patatas. Na ganun talaga mga kagate. Ayun, habang kakwento ako sa inyo, malapit-lapit na rin matapos yung isang plot dun. Sakto-sakto mamaya. Glilinya tayo. Tsaka ako ituturo sa inyo yung gagawin natin paglilinya. Tsaka kasi ang binhi natin na nakuha, bali yung binhi po pala natin na yun eh, inutang, pinautang sa akin. Kaya at least may tatanim. Single yung gagawin natin. Kaya medyo liliitan po natin yung plot. Hindi katulad nung ginawa po natin dun sa taas, dun sa pinagtamnan ko po dun sa kabila dun, yung pinagtamnan ng repolyo na yun. Diba dati, ano dun, patatas. Eh, ginawa po natin dun double. Ngayon, single. Kasi sakto-sakto. Maganda na rin yung plema natin sa mga bermas na to. Para, ano, malalaki yung bunga pag single kasi. Ayan, konting kimbot na lang. Tapos na isang plat. Ayan, mag-uumpisa na tayo. Tapos na yung isang plat. Siyempre. Dito tayo sa dulo. Mali, ayusin natin tong sa gilid na to. Kanal. Para pag umulan, duritso yung tubig dun. Hindi ma-flood dito. Bali, yan na po yung naayos natin. Bali, ginawa po natin dito. Eh, mga nasa, ano, 15 inches. Yung dito sa taas, pera po itong kanal. Ayan. Ayos na. Ayos na natin itong isang plot. Ayan, nag-umpisa na po ako dito. Bali, pupunta po tayo dun sa nagtatraktor. At mayayang magmerienda. Dito na pala sila sa pangalawang terrace po natin. Nag-umpisa. Bilis na. Ito, wala pang isang oras na na-tractor kanina. Ayan, ito, patapos na rin yung pangalawang terrace po natin. Ayan, kahit madamo, pero pag na-tractor talaga, natuturog yung damo. Dagdag fertilizer pa. Ah, bilis lang to. Yung problema dito sa isang gilid dito, maputik. Julan! Merinda! Merinda! Pati di siya. Pati rin. Pakit traktor. Pero yung tapay.
Labas natin yung merenda dito. Bali, may nabili ako kanina. Yan ako. Isang 1.5. Kita nyo? Tago si na misis dito sa bodega. Dito sila naglilinis. Ay, ayayain yung merenda yung mga yun. Uunang uo si mga yun eh. Uunang uo. Ay, labas na natin dito yung merenda nila. Sila na bahala mamaya. Yan, tapos na po natin tong unang na tractor. Di pa tayo dito sa pangalawa. Ayun. Nasa last na terrace na po yung nagtatractor. Bilis lang. Nagagahol tayo. Talagang mabilis yung hand tractor. Pero okay lang yan. Matatapos ko din lang yan kahit hanggang mamayang hapon. Kasi pag hindi po natin nakanalan to, naayusan na katulad nito, pag umulan yan, mas mahirap magkanal. Tsaka mas lalong sisiksik yung lupa. Kaya habang ganito pa yung klima natin, kahit makulimlim pero at least hindi maulan, eh magkakanal na tayo. Para yun, tuloy-tuloy po yung ating trabaho. Baba na po tayo. Kunin ko itong gabion ko. Ilang ikutan na lang, tapos na pala dito sa baba. Instant money na naman to. Ayun yung hintayin natin mamaya kung ilan po yung sisingilin sa atin. Ayun, tapos na po yung tractor dito. Bali, nililinisan na po nila yung blade. Ayun, tapos na. Apa yang kapak macam tu kau yang lah? Sambo pun kau ni lah. Yang tiga? Tiga tu kau? Tiga. Dota ni kau 500. 500 kau sini nolong dia. Kan tiga ulas amin tu. Berapa menurutan? Nek, kalah ini. Pantai. Hey, kalah? Nah. Hey. Hai, kincang lah. Thank you muta. Apa salah muta ngapa? Barang ni. Kuama. Nyalat. Adi mayat, mayat mana? Adi sautau dan mengkapit kong adi tinggal tu melakukan yang sini. Macam mana? Zak pulang? Tukar. Tapi jika ada adi mayat damam tu, mayat mana? Nabu puas yang adi sentinel kena lepas. Kalau kamu dah pulang, ya. Bukan main kuyang bom. Bukan apa lagi. Oh, ini. Yang di sebelum itu kalau kita awak ketapun, ada nak nakpin. Jadi kita nak ketapun. Bukan bukan. Baik, selamat. Jadi selamat tu, selamat. Menyusahkan kami. Ito'y nasangawan nyo. Race, Matt. Ayan na, yakyat na po nila yung tractor. Bali, pagdadalhan po nila dun sa taas na yun, sa bahay na yun. Nandun. Bali, ganyan naman po yung pagbuhat sa hand tractor. Magano lang. Mga nasa 30 kilos, 40 kilos yung yun lang. Pero po yung blade na yun, yung sumusunod. Medyo mabigat kasi pag dinagdag mo yung blade, mga nasa 60 kilos na. Yan, tuloy natin ang ating trabaho. Umpisa na po ako ditong nagkakanal sa pangalawang terrace natin.
Yan, anong oras na rin? Nasa... Ayun, 11. 11.08. Baka sakaling matapos ko po to. Itong pangalawang terrace natin hanggang alas 12. Ang pinong-pino. Medyo madamo pero pag hand tractor, no? Pino, no? Bale, yun pala. Yung binigay ko po sa kanya kanina, 1,500. Kasi, ano, maganda rin kasi yung ginawa niyang, ano eh, pag-tractor dito sa ating tinatamnan. Pinong-pino. Pinino niya talaga, pang-carot. Kung tutusin, pang-carot yung mga ganitong, ano, ginawa niya. Inulit-ulit niya kasi, kaya, yun, naya naman ako kanina. Yun, binibiro-biro ko nga na 500, medyo, syempre, biro lang, pero yun, 1.5 talaga binigay ko. Yun, tapos tinanong ko kung baka kulang. Sabi niya, sobra-sobra. Baka kasi hindi nyo maintindihan yung kanina yung usapan namin. Kaya yun, at least kahit papano. Oh, bali 500. Tapos naidagdag pa kasi yung tatamnan ni Bunso doon sa taas. Yun yung una na tinraktor niya, tsaka niya binaba dito. Ang pinakamahirap kasi dito, pag sa ganyan, yung buhat-buhat ng hand tractor. Kaya kailangan mo talaga ng may kasama ka na magbubuhat. Tapos mag-aalala sa'yo pag mas lalo na pag ganitong terrace-terrace, ibababaan nyo sa baba. Kailangan ng kasama mo o itataas nyo, ganun. Kailangan mo ng kasama. Mabigat din kasi pag mag-isa mo lang. Kailangan mong baklasin yung blade. Tsaka mo isasalpak ulit. Pag may kasama ka, buo nyo nang may bababa. Kaya ganun. So at least tapos na yung ating ano, pinatractor. Magkakanal na ulit tayo mga kagarden. Para bukas, maumpisa na rin po natin magtanim. Baka sakaling tumulit-ulit itong ano, init. Medyo pag umaga, araw, tapos maya-maya kumukulimlim. Pero at least hindi na umaambon katulad dati. So yan, natapos na po natin magkanal. Tsaka medyo numpisan ko na rin po magplat dito. Pero di na po kaya ng powers. Kaya uwian na. So dito na ulit nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po ulit sa walang sawa niyo pong suporta. Tsaka kita-kits bukas. Thank you po na marami. Mag-ingat po kayo palagi mga garden and gardens. Bye-bye.